So, based dito sa mga resistance na ginawa natin, so, nag-come up tayo sa schematic diagram. Okay mga ka-GTIC, kumusta po? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. Now, kung nasundan nyo yung previous video natin, so, sira na winding yun. And then, bumili ako ng bagong winding. Yan, so, ito siya. So, bago natin siya ikabit dun sa electric fan, ay meron muna tayong ituturo. Okay, so halimbawa sa mga baguhan na hindi pa marunong mag-identify ng mga wire nito. So, itong tutorial na ito ay para po sa mga gustong matuto. Halimbawa, bumili kayo ng bagong winding and then hindi nyo alam kung saan ba ikakabit itong mga wire na ito. Okay? So, dapat kapag gumawa tayo ng ganito, meron talaga tayong tester, analog or digital, basta't maka-reading lang ng resistance. Una natin gawin guys ay i-identify natin yung mga kulay niya. Now, sa 3-speed na electric fan, meron yan 6 na wire. Okay? So, isa dito ay para sa linya, yung 3 para sa speed at yung 2 ay para sa capacitor. Now, kung pansinin natin itong mga kulay ng kanyang wire, so, meron ditong kulay na magkasing kulay. Itong kulay yellow. And then, maliban dito sa dalawang yellow, meron siyang green, black, white, at saka red. So, kung hindi natin alam kung ano ang mga function sa bawat wire na ito, eh, talagang mahirapan tayong ikabit ito sa electric fan. Pero sa pamamagitan ng video ito, so, dito nyo malalaman yung pinakamadaling paraan para mahanap nyo o ma-identify nyo ang bawat connection sa mga wire dito. Actually, meron akong nilabas nito dati, pero mas mahaba ang proseso lang yung ginawa natin. So, sa ngayon, simplihan natin, pero pareho lang din ang resulta. Mahanap natin ang bawat connection ng mga wire na ito. Okay, so dapat meron tayong papel at meron tayong panulat para pag reading natin sa resistance niya sa bawat wire dito. So, kailangan natin isulat dito sa papel. Kung mapansin natin guys na sa lahat ng kulay dito, itong dalawa ang magkapareho. So, dito tayo magsimulang mag-tester o mag-reading ng resistance. So, lagyan lang natin ito ng tagging na 1 at saka 2. Okay? So, itagging natin itong mga wire na ito. Okay. So, itong dalawang yellow, dito tayo magsimulang kukuha ng resistance. So, lagyan lang natin ng tagging itong isa na number 1. Okay. Ito 1. And then, itong isa, number 2. Okay. Ayan. So, dahil mayroon na tayong tagging dito, guys. Ayan, ito siya. Number 1 at number 2. So, gagawa tayo dito ng 1. So, yellow 1. So, yung yellow 1, itester natin siya sa kulay white. Ayan. And then, yung yellow, I mean, itester din natin yung yellow 1 sa kulay red. Kulay black at saka kulay green. So yellow number 2, tester din natin siya sa white, red, black at saka green. Okay. So, magsisimula tayo dito sa yellow number 1. So, ito siya. So, unahin natin itong white. Kukunan natin siya ng resistance. Okay. So, meron tayong nakuhang resistance na 445 ohms. So, si white at saka yellow 1, 445
ohms. And then next is si red naman. Okay. Meron tayong na reading na 340 ohms. And then next is si black. Okay. So, meron tayong nakuhang resistance na 387 ohms. And then, si green. So, tester din natin si green. At saka si yellow one. Meron tayong nakuhang, ayan. So, 0.4, 0.5, 0.6. Okay? So, pataas pa siya. 0.8, ayan. Ayan, so meron tayong nakuhang 0.8 ohms. Okay, dito naman tayo sa yellow number 2 at saka si white. Ito si white, ayan. So meron tayong na reading na 275. So hindi na natin isali yung 0.200, ayan, ulitin natin. Ayan, so 275 ohms. And then yellow red. Okay, ito yung red. Yellow number 2. Meron tayong nakuhang 380 ohms. And then next, yellow number 2 at yung black. Okay, so ito yung black. Okay. So meron tayong nakuhang 333 ohms. And then si yellow number 2 at saka si green. Okay, so meron tayong nakuhang 618 ohms. Okay, so meron na tayong data na nakuha. Based dito sa nakuha natin na mga resistance reading natin, so ang una natin gawin, hanapin natin yung pinakamababa yung resistance reading. So kung pansinin natin, sa dalawang wire, yellow 1 at saka yellow 2, ang may pinakamababang resistance reading ay tinister natin yung yellow number 1. Ito siya. Tinister natin sa green. Okay? So, ito yung may pinakamababa. Okay. And then, next natin na hanapin yung resistance na pinakamataas. So, kung hahanapin natin yung pinakamataas, ayan. So, itong 618 ohms. Okay? So, ito yung may pinakamataas na resistance. Now, pansinin natin na yung may pinakamababa na resistance ay tinister sa green na wire. Yung may pinakamataas naman na resistance ay tinister dito sa green din na wire, sa yellow 2. Sa yellow 1, pinakamababa. Then, sa yellow 2, tinister yung green na wire. So, pinakamataas. So, ano bang ibig sabihin yan? So, yung kulay green natin, guys. Okay? Yung kulay green, ito ang ating line. Okay, so dito natin i-connect yung linya natin sa supply. Dito sa kulay green na wire. So, lagay natin na ito yung ating line 1. Okay? Now, ang susunod, guys, is yung may pinakamataas at pinakamababa na resistance ay ang wire ng capacitor. So, kung green yung linya natin, itong yellow number 1 at saka yellow number 2, ito yung capacitor natin. Okay? So, yung yellow, ang connection niyan ay capacitor.
Okay. So, nakuha na natin na itong dalawang wire na yellow ay para sa capacitor. Now, kung matanong nyo bakit yung yellow number 1 ay pinakamababa at si yellow number 2 naman ay pinakamataas ang resistance, kung itester natin sa linya ng wire itong green, ibig sabihin nito guys na itong may 0.8 lang yung resistance reading nya. Yan, itong wire na ito, si number 1, ay kasama lang itong nakakonek dito sa kanyang connection dito. Okay, nakakupo lang ito dito. Kaya nakuha natin yung pinakamababa na resistance reading. Now, kapag tatanungin niyo bakit yung yellow number 2 ang may pinakamataas na resistance reading, so ito yung starting out ng starting winding guys. Kaya mataas yung resistance reading niya. Okay? So, meron na tayong connection dito sa tatlong wire na ito. Ito, linya. Ito, para sa capacitor. And then dito, ito na naman yung aalamin natin kung ano ang mga posisyon ng speed na ito. Actually, itong natira ay para sa speed ng electric fan motor. Okay? So, hindi na tayo kukuha ng resistance gamit yung yellow na wire. Dahil napag-alaman na natin na yung green wire, ito siya, ito yung linya. So, dito tayo kukuha ng resistance mula sa green wire. Tester natin dito sa tatlong wire na ito para makuha natin yung kanyang speed. Speed 1, 2, at saka 3. Okay? So, yung gagamitin na naman natin, yung pinaka-base natin na kulay ay ang green. Okay? So, itester natin siya sa black, white, tsaka sa red. Okay. So, yung una is black. Kukunan natin ng resistance. Okay. So, yung resistance niya is 390. Okay. 390 ohms. And then, next is white. So, green at saka si white ang testera natin. Okay. So, meron tayong resistance na 450 ohms. Okay. 450 ohms. And then, lastly, kukunan natin ang resistance si green at saka si red. So, meron tayong na-reading na 343.42 ohms. Okay. 342 ohms. So, meron na tayong resistance mula sa tatlong wire. Itong black, white, at saka red. Tinister natin siya dito sa kulay green. So, based dito sa data na nakuha natin, dito ma-identify na natin kung alin ba dito yung speed 1, speed 2, at saka speed number 3. Now, ito guys, dapat take note nyo to. Yung may pinakamataas na resistance reading, yun ang magiging speed number 1. So, alin ba dito yung may pinakamataas na resistance reading? Okay, so itong white. So, yung white guys ay, yan, tabi na natin to. Okay, so yung white, ay ang speed number 1. Then, ang may pinaka mababa na resistance reading, yun ang ating speed number 3. So, kung titignan natin dito, yung may pinakamababa natin na resistance reading, itong 342, which is kulay red siya. So, yung kulay red, yun ang ating speed number 3. So, yung panggitna ay itong white, I mean, itong black. So, yung black, yun ang ating speed number 2. Okay, so sana nasundan nyo ito guys. At sana hindi kayo mahirapan na i-identify kung sakaling bumili kayo ng bagong winding at di nyo alam yung mga connection ng bawat wire nito. Okay, so kung i-diagram natin to, gagawa tayo ng schematic diagram. So, halimbawa, ito yung ating electric fan motor. So, yung dalawang yellow. Okay, ito yung i-connect natin sa capacitor. Okay, and then ito,
ito yung green, okay? GRN. And then ito yung ating red. Speed number 3. Okay? And then ito yung ating black. Speed number 2. And then ito yung ating white. Speed number 1. Okay? So itong green, ito yung ating line 1 at yung line 2 natin dito natin i-connect. So kung i-connect natin to sa ating speed selector or selector switch, so ito yung number 3, number 2, number 1. At saka dito natin i-connect yung ating line 2. Okay? At ito yung ating line 1. So ito yung line 2. So ganun lang guys. So ganun lang yung paggawa ng schematic diagram para hindi kayo mahirapan. So based dito sa mga resistance na ginawa natin, so na-come up tayo sa schematic diagram na ang kulay red yung speed number 3, kulay black yung speed number 2, kulay white yung speed number 1, and then kulay green yung ating line 1. Okay? So ang line 2 nakakabit dito sa switch. And then itong dalawang wire, itong dalawang yellow, so ito yung kulay yellow, nakakabit siya sa capacitor. So ganun lang guys, mas simple ito sa una kong ginawa, mas madali itong masundan. Although yung una kong ginawa guys, kung napanood nyo yun, okay din naman siya, pero mas maraming proseso yung pag-identify niya. So kung sakaling bumili kayo ng bagong winding, so ganito na lang yung sundin ninyo para mas mabilis yung pag-identify ninyo sa bawat wire. Okay? So sa susunod na video guys, aabangan ninyo dahil po pangalawang beses na kong nakapagbukas ng winding na walang thermal fuse. So sa susunod na video, kung sakaling wala itong thermal fuse, ayan, so kakabitan natin ito ng thermal fuse para protection sa winding. Okay? So sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.